Good morning. Recap tayo sa mga nabili natin na baka from Baco. Situation is, yung apat pala na nabili natin na baka, bali yung tatlo lang, sabihin natin yung tatlo na lang, kasi yung isa binili natin sa kaibigan natin lang. Yung tatlo, masabi kong lugi. Lugi talaga. Kasi, sa compute ko kasi, yung patong ko lang is nasa 6,000 per baka. Which is, nang kinumpute ko, yung expenses pala, umabot ako ng mga 5,000 from Bakong to here in Iloilo. Paano? What? Nauna, yung pamasahe ng baka is 3,500 each. 3,500 each ng baka. So, ipapatong ko pa yung from, kumbaga yung Bakong to, Gihulngan to Dumangasport. So, pagdating ng Dumangasport, sasaluin ulit ng panibagong truck. Yung truck po is 2,500 yung singil sa atin, pamasahe. Balik, kaibigan din natin yung mura na nga yan pag 2,500 sa apat na baka. So, pumapatak. Tapos, may mga additional expenses. At may mga binibigay-bigay pa tayo sa mga tao. Woo! Kaya, kung kukomputing ko, umaabot ng kulang-kulang 6,000 each. What? Yung expenses ng baka. Kada isa. So, yung patong ko, nasa 6,500 lang. Wow. So yung pamasahe ko papunta ng Bakong. Pamasahe ko papunta pabalik tas nag-hotel pa ako. Inaabot ko ako ng mga 4,000. Wow. So kung i-divide ko, aabot lahat-lahat ng 7,000. Dapat papatong ako ng mga 8,000 para tutubo ako kahit naman lang mga 800 to 1,000 each. Pero hindi talaga. Wow. Kasi lugi talaga. Anyways, nag-enjoy naman tayo sa mga situation at mga experience natin. Advice ko, kung pupunta kayo, secure nyo yung gamit nyo, secure nyo yung sarili nyo, pera nyo, secure nyo yung self nyo, tapos ang daming experience talaga na nangyari pagpunta ko sa Bakong. Mabuti na lang ay napakabait ng ating kaibigan. May kaibigan tayo doon, si shoutout pala si Idol Peter Abuli or kilala bilang driver, buy and sell TV. Paki-subscribe po yung ating kaibigan na to. Napakabait po na tao. Another pa po, yung bakit tumaas yung expenses? Kasi wala tayong sasakyan. Another dapat meron tayong sasakyan kasi kung may sasakyan tayo, makaliliit tayo kang expenses. Pero sa sobrang layo talaga, talagang ang option mo is pasabay lang talaga. Anyways, kung sasadyain talaga na may sasakyan ka, makaliit ka ng expenses. Siguro mga expense mo siguro kada isa, siguro mga 4,000 lang. Ako kasi, nag-commute pa ako. So kung isa-sum up natin, iba yung usapan yun. Kaya aabot talaga ng mga kulang-kulang 6,000 each. Yung expenses pa lang yan, ha, per baka. So yung isa natin na baka is, nabili natin ng 26,500. Ang patong ko lang dun is mga 3,500. Ang expenses doon is nasa 6,000. Do you imagine how gaano kalaki yung ating loss doon? So, almost 2,500 na yung loss natin doon. Tapos, yung isang puti natin na baka, yung patong ko doon is nasa 4,500 lang. So, yung loss natin doon is almost 1,500 na agad. Yung isang baka na kasama nito, yung maliit, numabot lang ng 5,000, almost loss ko naman doon is mga 1,000 lang. Ito naman, yung baka na to is nakapatong tayo dito ng mga 6,500. Kaya ito, talagang dito, actually ang total is negative ako ng mga 4,500 ang What? Ang computation ko. Mali ang computation ko, hindi ko kasi, pero kung sama-samahin, pero kung expenses talaga lang na expenses, yun, naabot na mga 5,000. Pero pag pinatong ko na yung aking sariling expenses, na pamasahe sa bus, kasi nag-bus lang ako. Bus from Bacolod to Dumaguete is 5,100. Balikan is 1,020. So sa bus din, kakain-kain ka. Lagay natin 500. Pagdating doon, wala ka namang kilala doon. Anong gagawin mo? O diba, option mo is, maghanap ng kaibigan. O since gabi na, wala ka magagawa. Gusto mo matulog para pagka umaga, fresh ka. So nag-hotel tayo, may nakita tayong hotel doon. Nasa 500 or 600 na ito yung bayad natin overnight. Tapos, yung pamasahe from back
Dumaguete to Bakong sa Balabal is 300. Natatlong balik ako noon kasi natural hindi tayo nagdadala ng pera, nagwi-withdraw tayo ng bangko para safe tayo. Siyempre, sabihin nila, ano, napaka ano mo, eh, pag may nangyari sa'yo, wala tayong nagagawa dyan. Kaya ako hindi ako nagdadala ng pera, bangko to bangko talaga ako panigurado or online. Wala namang online doon, kaya mangyari, bangko to bangko talaga, kaya nakatatlong balik ako doon. Natagalan tayo. But anyways, sabihin natin na everything as a normal eh. May plan talaga lahat at destined to happen naman talaga. Kaya ito, yung experience natin na to is napakalaking aral at sana magkaroon kayo ng ano ng guts din na pumunta doon at bumili. Pero advice ko, makipagkaibigan kayo doon at maghanap kayo ng secure na lugar kasi marami akong nababalitaan doon. Actual na nangyayari doon. Tapos, ang hirap kasi doon, walang signal. Number one is signal. Kaya, stay safe ka. Kaya dapat lagi din kayong, ano, lagi kayong aligmat or napaka-ano nyo, napaka-keen kayo sa paligid nyo. Hindi kasi yun lugar na parehas dito sa atin na napaka-safe sa Iloilo. Wow! Sabi natin safe doon, pero hindi tayo kasi pamilyar sa lugar. Kaya natural, nag-aalinlangan ka minsan. Bali ito, kukunin na ito mamaya. Nabenta ko sa kapitbahay namin. Tapos yung kapitbahay namin, binenta niya na rin sa kaibigan niya. Ako dito, 500 lang talaga yung tinubo ko dito. Wow! Ito, napakabait na baka. Ayoko sana ibenta, kaso kailangan natin ng kapital. Tapos, napakabait na baka. Nagpapahawak. Papahawak talagang napakaamo. Yung papel nito is umaabot lang ito daw ng 14 months. Magigit isang taon pa lang to, pero ganito kalaki na. Napakaamo. Oh? Grabing baka. Swerte makabili nito. Wow! Swerte. Swerte na mabili nito. Next natin na pupuntahan is Bulacan. Meron tayong naging kaibigan na in-advise sa atin sa Bulacan tayo pumunta. Try natin mag-order ng mga... Kasi doon makakuha ka doon or 40 to 50 depende sa klase. Eh dito mai-release mo yan ng mga ganitong presyo at tutuwa mo yan ng konti. Tayo natin makapunta doon ng Maynila next month. Maganda na yung ano, makabawi na yung katawan natin kasi natural may sakit naman tayo eh. Medyo nanghina ako doon sa bakong, sobrang pagod. Parang hindi worth it yung ano. Ina-expect ko kahit mag 5,000 lang naman ako na malinis, wala talaga, hindi umabot. To. Swerte makabili nito kay ano, kay ang pangalan nito sa amin is Guapo. Si Guapo. Ganda. Ganda ng tamanyo. Tingnan niyo. Mga nasa 60-70% yung lahi nito, mahaba. Hindi masyadong malaki ang tenga kasi ang mga ano taga na Brahman hindi mo taga malaki ang tenga eh. Kaya sa mga Alpha, unlike sa mga Indo-Brazil. Mga Indo-Brazil na mga braka na lalaki talaga. Lalaki ng tenga at lalaki ng katawan. Woo! Ito bata pa kasi. Hindi pa ito nangangastan. Pero nag-a-act na mga stan. Nag-patong-patong sa mga kasama niyang baka. What? Kaso lugi siya kasi mamatatanda niya yung iba. So again, ang masabi ko lang is, hindi worth it yung bakong napupuntahan. Or hindi worth it yung pagpunta ko sa bakong. Mali yung mga decision ko, yung mga pamilya ko medyo mahal. Tapos yung strategy ko mali. Kaya baka hindi muna tayo pupunta ng bakong. Babalik tayo doon kung medyo humupa na yung ano natin sama ng loob sa bakong. Sama yung loob ko sa bakong kasi may nabili kami doon na isa na nagsuka. Which is advice ng ating kaibigan na ibalik. At yun ang pagkakalam ko ganun talaga ibalik. Kasi nasobrahan ng tubig yun. Sayang yun. Kasi doon palang nalugi na ako ng 3,000 doon. Isa yun sa tinalugi ko. Kasi para ibalik yung baka, ako mismo nag-offer na balik ko yung ang amount ng baka niya. Tapos balikan ko pa ng 3,000 para wala nang ichiburichi. Yun. Kaya lugi talaga.
doon pa lang sa isang backup pala, nalugi tayo doon 3,000. Natural, pinatong ko na rin din yun. Kasi pera yun, hindi yun naman pera ninyo man. At yung pera natin, hindi man atin, hindram lang natin. Kaya, what? Oh, napakabait, oh. Ang bait-bait. Yay! Swerte makabili nito mamaya. Bali mamaya, bibili na to. Nang ano, nang kaibigan ng kapitbahay namin. Ito kasi nabili na to ng kapitbahay namin. Actually, marami ang gusto nito kay Gwapo. Meron tayong kaibigan na kasama din, yung naghakot din. Gusto niya rin to. Ako, okay lang sa akin, mababa ang presyo, walang problema. Kaso nga lang, pag nauna na yung isa, ayoko nang mag-ano kasi sabihin niyo, wala akong isang salita. Kaso nauna na, pag baba kasi nito, gusto talaga tong anuhin niya na natripan niya na. Eh, hindi ko naman alam, binay-insale niya, mamaya daw, makukuhin na daw to. Nag-down na sa sagad sa akin ng, ano, ng kalahati, tapos kumabinta na daw, sa kanya ko i-full. Tapos magbibigay na siya ng konti para sa pagkain kasi nandito pa rin dito sa lugar natin. Ito yun. Nandito pa rin siya sa area ng mga bakal natin. Bali siya yung pinapalaga natin sa ating tatay. Pinapalaga natin. Ito, sarguilas. Oh. Sarguilas. Magkikain din, oh. Ang bait. Kung ako lang, ayoko ibenta. Kaso nga lang, wala mo tayong pera. Hiram mo yung pera natin. So, may capital. Ibig sabihin, nagkaka-interest. So, kailangan mag-ruling. In time, malaki na interest pag natin mabantayan. Kaya, kailangan mag-ruling. Kaya, first attempt natin, lagay natin, hindi man masabing failed, pero sabihin natin, chance to experience na lang. Nangyari natin yung sa may bako. Susunod na video i-reveal natin yung bakong natin na experience at mga pangyayari. Meron tayong video kaso masyado tayong maraming ginagawa kaya wala tayong time at kailangan natin magpahinga din minsan. Ito hindi pa to nabakunahan since nabili. Hindi ko to nabakunahan, hindi ko to na-injekan. Kasi sabi ng iba, 3 days or 1 week dapat anuhin na, injekan na. Pero ito hindi ko in-injekan kasi 2 days pa lang sa akin, binibili na ng kapitbahay natin. Pero nabili din ng kaibigan niya. Kailala niya daw, hindi ko alam. Swerte, kaya kuha ko lang, ayoko ibenta. Ganda ng pasong, oh. Kita mo yung pasong. Ito yung mga pasong na baka lalaki. Yung pabalik. Yung ganun. Mga ano tugot ko, mga 60-70%. Ito yung mukha. Ito yung ulo, medyo pabilog. Ito yung mga ulo ng matataas ang quality. Pabilog. Tapos yung iba, talagang quality yung tenga. Laylay. Yung mga paa, big bones. Makita mo. Napakaganda. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video ko na to at recap sa ating pamimili. Sana po huwag kayo magsawa sa panonood ng ating video na to at sana po subaybay nyo lagi ang aking mga munting video po. Sana magkaroon kayo ng konting kalaman sa mga video natin at subaybayan nyo po lagi ang ating mga susunod na mga video. Paki-smash naman po ng like button at paki-follow din tayo sa Facebook. Meron tayong Facebook page na Hayop na Buhay ni Panda Mac. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan palagi. Hanggang dito lang po tayo. This is Panda Mac signing off. Nabili na 28. Thank you.